Oras mga kaibigan, ganap ng alas 9 ng gabi. Magandang gabi sa lahat. Good evening to all. Buenas tardes a todos. Minasan kumbawa. Welcome sa programang GMC Cafe, kung saan pinag-uusapan po hindi lamang ang espiritual na bagay, maging pati na rin ang ating pang-araw-araw na pangangailangan at lalong-lalo na sa mga material na bagay. Ito po ang inyong lingkod, Gilbert Martije Lopez Catso. Samahan niyo po ako sa loob ng ilang minuto. Pag-usapan po natin, tatalakayin po natin ang mga bagay-bagay na napakalaki po ang kinalaman sa ating mga buhay. Bago po tayo magpatuloy sa mga FB subscriber ko po, please like and share. At sa subscribers ko rin po natin sa YouTube, pakishare na lang din po sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please click the subscribe button, like and share, and click the notification bell para po ma-update kayo sa mga bago po nating uploads ng mga video. Magandang gabi, once again, magandang gabi sa lahat. Pamagat po sa ating pag-uusapan sa gabing ito ay medyo bagong direksyon, pero pareho pa rin po ang pupuntahan. It is all about the Word of God and His power sa buhay po ng mga tao. June 14 po, 2022. Makikita po natin sa loob ng mga buwan ay may mga ginagawa po tayo kaya hindi tayo nakapag-broadcast. May mga ginagawa tayo, no? Pinapatibay po natin or inaasikaso po natin yung ating bagong hanap buhay, no? Na makakatulong, makakatulong sa lahat po ng mga kababayan po natin na wala pang tinitirahang sariling lupa sa mga panahong ito. Makikita po natin ang daming mga mamamayan sa ating bayan na hanggang ngayon po ay wala pa ring sariling lupa at bahay. Napakaraming mga squatters na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa biyaya ng ating Panginoon na pagpalain sila balang araw na darating sa kanilang mga kamay ang inihintay nilang pambili ng kanilang lupa na titirikan ng kanilang mga pamamahay. May mga pamilyang kwalipikado. May mga pamilya namang talagang wala. Walang mapupuntahan. May mga programa naman ng ating pamahalaan sa palupa, ngunit walang kakayahang magproseso ng kanilang mga dokumento o para dito. Kaya marami na rin ang naloko, marami na rin ang na-scam, no? Nag-uusbungan yung mga scammers na kapag ka lupa ang pag-uusapan, punta tayo doon, meron doon, gito ganon. Agad-agad, sige, kahit magkano, basta maka-avail lang. At masakit po para sa katulad ko po na biktima rin po ng pagiging walang sariling lupa. Kaya nga, nahikayat po tayo, na-challenge po tayo na hakbangin ang ganitong uri po ng tinatawag na gagawing mga hakbang na makatulong sa ating mga kababayan. Ilang beses na rin na nakatagpo tayo ng mga tao na malalaman talaga natin na ito hindi nagsasabi ng katotohanan at ito'y panandalian lang. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, mga kababayan, sa mga taong ganito na pagkatapos po na may kukuning pera sa atin ay mawawala na lang bigla. Kaya ngayon, pag-usapan po natin mga kapatid, no?
na kung gusto nyong, kung may mga katanungan po tayo patungkol po dito sa usaping ito, mangyari lang po na mag-text kayo sa aking personal na number 09-26-583-2954. Ulitin ko po, sa TM po yan, 09-26-583-2954. Magandang gabi po kay Max Lagahit, magandang gabi sa aking may bahay, ni Rasul, at sino pa ba nandiyan. Pasensya na po kayo, hindi ko kayo mag-reply. Okay, padala kayo ng message sa aking messenger, Gilbert Martije Lopez Catso. Para, it is an honor po na baka makatulong tayo, masagot natin ang inyong mga katanungan. Patungkol po sa, paano ba magkakaroon? Patuloy tayo. Alam niyo ba na ang Panginoon po ay napaka-interesado po niya na tayo mismo ay magkakaroon ng sarili nating matitirhan. Natawagin talagang atin. Nung unang panahon pa lang talaga, ang Panginoon ay gusto talaga niya magkaroon tayo. Mababasa po natin yan sa Deuteronomy 1 verse 8. Sabi niya, "See, I have given you this land." Tingnan nyo, ibinibigay ko sa inyo ang lupain ito. "Go and take possession of the land the Lord swore He would give to your father, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them." Ano po natin? Bakit tayo nasali dito? Bakit natin i-relate dito? Kasi ganito po yan eh. Matatandaan po natin that lahat po ng mga tumanggap kay Jesus Christ, yung mga tumanggap kay Panginoon, tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo na magiging anak ng Diyos, ng Ama, ay binigyan kapangyarihan na magiging anak niya, no? "As many as received him, to them he gave the power to become children of God." Mababasa natin sa John 8 verse 33. "They answered him, 'We are offspring of Abraham and have been never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Noon pa man, tayo ay inangking anak ng Panginoon. At ngayon, kasali tayo doon sa offspring ni Abraham. Ang layo naman yata niyan, Brad. Ang layo naman siguro niyan, sir. Pinag-uusapan, Philippine, o dito sa Pilipinas, mga walang lupa. Magandang gabi sa ating kapatid na si Fidel Gagnares. At saka sa aking tita na si Tita Jo Cosino. Magandang gabi, tita. Kumusta? Belated Happy New Year? Belated Valentine's? Advance Merry Christmas. Okay po. Tuloy natin. Sinabi din dito sa Numbers 32 verse 53. "Take possession of the land, settle in it, for I have given the land to possess." Ang ating Panginoong Diyos ay may puso na lahat ng mga tao sa sanlibutan ay magkakaroon po ng pantay-pantay na pag-aari ng lupain. Bagamat, sadyang ang tao lang ay hindi ko naman sinasabing walang alam, no? Or may alam siguro, pero hindi alam kung paano gawin, kung ano ang gagawin. Sinabi po dito sa Hosea 4:6, "My people are being destroyed from lack of knowledge." Kulang po sa kaalaman. Mahirap po yung kulang tayo sa kaalaman. Kasi po, maiiwanan po talaga tayo. "Because you have rejected knowledge," kasi binaliwala niya yung kaalaman, "I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, and I will also. Or, I also will ignore your children." Hindi lang tayo, pati pa ang ating mga anak. Medyo palayong palayo na kung titignan natin, bakit parang lumalayo po tayo? Hindi po. Palapit po tayo ng palapit. In James 1 verse 5, sinasabi po dito, "If anyone lacks wisdom." Yan yata ang kulang eh. Yung hindi tayo nakikinig sa mga kung ano sinasabi. Yung mga may alam, yung mga may nalalaman, hindi tayo nakikinig. "Anyone lacks wisdom, you should ask God,
who gives generously to all without finding fault. Hingin daw natin sa Panginoon yun, yung wisdom na yun. Ibibigay niya sa lahat po. Wala po siyang sinisino. Without finding any fault, kahit na sino. Hindi naghahanap ng, kumbaga, walang condition to. Generously binigay sa atin and it will be given to you. Okay, may mga punto po tayo na dapat malaman sa puntong ito. Unang-una po, kailangan po nating malaman na maaari kang magkaroon ng sariling lupa na iyon nasa iyong pangalan. Bakit ko nasabi yon? Kung sa spiritual ay may government po tayo, dito naman sa sanlibutan, mayroon po tayong pamahalaan din, government. At yung pamahalaan na yun ay gumawa ng batas. Ginawa itong batas na ito para po sa ating mga walang lupa. Sa panahon ito ni anong Pangulong Ferdinand Marcos, batas pambansa bilang 185. Ito ay inaprubahan noong March 16, 1982. Saan po patungkol ito? Kung may time po tayo next day, ating pag-uusapan tong ano tong batas pambansa na to. Merong ginawang batas para po sa mga walang lupa kung paano magkaroon ng lupain. Pangalawa, yun po ang dapat malaman natin. Kaya nga, if you lack wisdom, ask wisdom. At saka hindi tayo may mga tao kasi hindi nakikinig sa mga ganito mga bagay. Kasi ang tinitiglan ng tao na, ay hindi ko kaya na, wala akong magawa dyan kasi ganito lang talaga ako. Pangalawa, may mga ahensya ng pamahalaan na siyang tumutulong o tutulong sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng lupa o bahay. Marami. Unang-una, syempre, kayo kung pag-ibig, member tayo, may tinatawag po sila na land acquisition, loan, housing loan, sa GSIS meron din. Meron din sa Social Housing Finance Corporation or SHFC. At marami pang mga ahensya sa ating pamahalaan na makakatulong sa atin upang ma-acquire natin, magkaroon tayo. Ito po yung mga ahensya na ginawa ng pamahalaan or yung ginawa ng pamahalaan para matulungan po yung mga walang lupa. Kasi naman iniisip kasi ng tao, kapag kasi nasabi mong lupa, kailangan may pera ka kaagad, may cash ka. Sa dalawang taon kong nung mag-umpisang mag-pandemic, excuse me, nawalan ako ng hanap buhay, nawalan ako ng negosyo. Dalawang printing shop namin sa Davao City High School, sa Drans, nagsara. Wala na kaming hanap buhay. At naisip ko na anong mangyayari. So, kita ko pwede naman pala bumalik sa real estate na kahit nasa bahay ka lang. May Facebook naman. May social media naman. So, pwede po doon. Kaya, nagkaroon ako ulit ng interest. At, of course, nagko-concentrate ako sa lungsod po ng Panabo City. At, baka sabihin nyo, siguro ano yan, yung mga nagbebenta ng mga ano-ano lang dyan. Hindi po. Nag-umpisa ako as a member of the organization na gustong magkaroon ng lupa. At sa ilang buwan na pagsali natin ng mga meetings, may mga meetings may meeting tayo kasi may lupa na daw, gito ganun. So, excited tayo, di ba? Gusto natin makita yung lugar, gusto natin malaman kung magkano. Siyempre, ganun naman talaga. Wala tayong lupa, pero tapos nakakarinig tayo na, may ano doon? May ibebenta daw na lupa na gito ganun. So, association daw, gito ganun. O sige, sali tayo na ano tayo, sumali ako. Bayad kami ng ano, para pang proseso daw ng gito ganun. Well, masaya ako kasi bilong ako doon sa group. At later on, na-organize na, matagal pa yun eh, matagal pa kasi kaunti lang. Tapos sabi na, nag-come up kami ng decision na bakit hindi natin, para mabuo na talaga tayo sa organization,
pangunahan na natin. Magkano bang ano? Magkano bang ito gano'n? Sige. Nagbuo, ano ka naman? So, pinag-ipon-ipon namin yung processing. Kumbaga. Ngayon, nung mabuo na, eh nagkaroon na ng ano? Nagkaroon na ng tawag na signing of contract doon sa magpaproseso ng mga papeles. Tanong, nagbayad na tayo o nagbayad na kami ng processing fee, hindi pa namin nakikita yung lupa. Kasi nagkaroon lang kami ng trust o para bang ano bang trust sa Tagalog? Para bang nanalig kami or we believe kasi kilala lang eh. Refer lang ito ganun. Malalaking pangalan naman. So nagano kami, nagtiwala kami, bigay ito ganun. Tapos palagi kaming nagmi-meeting kasi marami pang hindi nakapagbayad, ito ganun. Talagang itinaguyod namin 'yon. At nagiging ano ako, nagiging treasurer tayo ng organization. Ayun. Ano na? Ang dami ng ginagawa. Tapos, yung kasamahan ko mga board of directors, naintindihan ko sila, pero ayaw kong ako ang magsabi. Hinahanap namin kung saan bang yung location na yun. Eh kasi daw, takot doon, may-ari, baka pagpunta daw namin doon, baka magkaroon doon ng gito ganun, baka magkakagulo daw, kasi gito ganun. Tama rin naman, no? Kasi baka sabihin, dito kami. Eh hindi pa na-survey yung lupa, wala pa kaming papers na hinahawakan. So, yun, hanggang tumagal, sinabihan kami nung nag-process na maghanap na lang doon tayo ng iba kasi wala na tayong magawa eh. Hindi pa natin na-process yung ano natin doon sa may-ari. Eh, nabili na, nabenta na daw sa iba. Tatlong beses yata nangyari yun. Siyempre ako naman, nagdaramdam ako kasi sabi ko, dati-rati nung sa kabataan pa natin, when I was 24 years old pa noon, eh ano tayo eh, nasa real estate ako. Employed ako ng isang company as a liaison officer. Ako talaga ang nagpo-proseso ng subdivision na ginagawa namin. Kasi sabi ko, alam, kaya ko man niyang gawain na yan. So, hinihikayat ko yung mga kasamahan ko na anong gusto niyo? Gumawa tayo ng sarili nating group para tayo ang maghanap ng lupa. Tayo ang tumulong. Kasi yung trabaho nila, kaya natin yan. Sabi ko, sa kanila. Well, pumayag naman yung iba kong kasamahan. So, inorganisa ko talaga. Gumawa kami ng grupo, pinarehestro namin sa Security and Exchange Commission. So, sa SEC. Gumawa kami, nagpa-BIR kami. Ito ganun. Ako yung president ng company. Tapos ako yung parang CEO or president ng company. At mayroon akong apat na board of directors. Parang walang mag-question. Parang hindi tayo tatanungin ng tao. Hindi tayo mahihiyang pag tinatanong ng tao, legit tayo na humarap sa kanila. Pero before na nangyari yan, talagang kursunada lang. Sabi ko nga noon, wala pa kaming SEC registration. Pero kung naniniwala kayo sa amin, yung organisasyon na ngayon, yung mapalad na organisasyon na hinawakan ko ngayon sa Panabo, na nagtiwala sa akin, ano pa lang noon eh, talagang mahirap, pahirapan talaga. But you know, ano lang yung pinangahawakan ko? It is the law of God and the law of the country, the state, na pwede tayo magkaroon. Pwede tayong magkaroon. Then, una, naghanap kami ng lupa. Walang maniniwala. Walang ano. Talagang deny. Then, sabi na nga nung kasama kong agent, sabi niya, sir, buti hindi ka napapagod. Sabi ko, kapag ako motivated, walang pagod-pagod. Hindi tayo napapagod kasi gusto natin tumulong. Kung makabenefit sila, makakabenefits din naman tayo. So, to make the long story short, nagkaroon. May pumayag. At yun, natuwa naman tayo na may pumayag. Pumirma ng kontrata na walang pera. No? Talagang just telling the ano. Eh, sabi nung nagkontrata sa amin na mahirap daw magpapirma nung intent to sell and tong intent to sell sa property, lalo na't wala kang pera, wala kang tinatawag na earnest money. Then I do believe in that, but I also believe that etong mga tao na to ay may puso, etong tao na to ay may puwang ang kapwa tao nila sa kanilang puso.
talaga nakiusap ako, nakiusap kami, na sir, gito ganon, ako yung mobilizer nila, or gito ganon, so, ipagkatiwala mo ba, na gito, ganito kahaba? Sabi ko sa nila, taon talaga ang gugugulin natin dyan. Pero naman, pagkatapos, eh ganito na, ganun na. So sabi ko, sige, gawa natin. Kasi yung, ang nasa puso ko kasi, mababasa kasi natin eh, nandiyan sa Jeremiah 29 verse 11, no? Alam ng Panginoon yung plano niya para sa atin. Sabi niya doon, sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Sabi ng Panginoon, plans for welfare. Alam niyo ito kapatid, itong welfare, kinabukasan. May plano ang Panginoon sa ating kinabukasan. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo. Basta't ano lang. Mag-stand lang tayo. Gusto ng Panginoon kasi siya ang may sabi niyan. 1,000 years ago, possessed the land. Kasalanan, hindi kasalanan ng tao, ano yung kasabihan? Tawag yan. Hindi kasalanan ipinanganak kang mahirap. Ngunit, kasalanan talaga kung mamamatay kang mahirap. Ibig sabihin nun, kapatid, kikilos tayo. Maghanap tayo ng paraan. Let us ask God that wisdom na kailangan natin. So, balikan natin yung konting kwento natin sa experience natin about ano, kasi makikita ko talaga pabalik-balik ko diyan sa ano, sa lungsod ng Panabo. Tinatanong ko yung mga tricycle driver, "Sir, meron ka na bang ano?" "Sir, nagre-renta lang ako, sir eh. Ilang taon ka na dito?" Kasi ganoon. "Narinig ko rin marami diyan, sir, pero maya-maya mawawala na rin." "Bang, maano, malaman mo na lang na hindi na nag-materialize." Tapos, syempre, nakabayad na yung mga tao. Kaya nga, yung pamahalaan doon sa ano, sa Panabo, ay galit na galit, no? Galit na galit ang ating mayor, no? Galit na galit si mayor. Na may mga taong ganun, nangungulekta. Eh, sabi ko, kaya nga, sabi ko, hindi tayo papasok sa mga bagay-bagay na hindi tayo legit. Kaya nga, nagpasalamat ako sa Panginoong Jesus, pumasa yung ano namin. Pumasa yung ano, sa registration namin, nagpaano kami, mga papeles na kailangan. So pumasa siya. Alam ng Panginoon yung plano niya sa buhay natin. Kaya kailangan tayo din gawin natin kung anong dapat, no? May mga katanungan. "Oh, kaninong lupa ba? Wala akong sapat na pera." Kapatid, eto na, oh. May mga nagmamay-ari ng lupa na willing ipaano yung lupa nila, ipaproseso yung lupa nila. Ang tagal pa yan. Matagal pa yan, marami pang proseso yan eh. Tinignan nga namin yung lugar doon sa ano, sa Panabo, sabi ko, medyo papasok, road right of way. Tapos nakita naman ng geodetic engineer, sabi ng geodetic engineer, "Pwede mo nating improve ito para makita ng mga members ng association na oh, passable na pala." So gito ganun. Ang dami, palalagyan pa ng culvert, gito ganun, box culvert daw. Ang daming plano. Sabi ko sa loob-loob ko, hindi to magkakaganito, Lord, kung wala kang promise. No? We have, unang-una, 3.5 hectare, hinati namin sa dalawa, kasi dalawang may-ari, the same family lang. Ito pa yung isa, na 1.4 yata something hectare. So, yun, ang pinoproseso natin ngayon. Yung isa, may nagmamay-ari na organization. Yung pangalawa, sa amin yun, sa yung dating sinabi ko sa inyo. Ito namang isa ngayon yung hinahanapan namin ng mga members diyan sa Carmen, sa Panabo, or taga Davao na gustong mag-avail. Anyway, ang lupa naman ay kahit na taga Davao ka, pwede ka namang mag-avail doon eh. Wala namang bawal diyan eh. As long as mag-qualify ka sa requirements po ng tinatawag natin na agency or yung office or yung tinatawag na local government unit or isang financing entity. Kung papasa yung ano papeles mo, kung papasa yung kung may trabaho ka, basta kaya mo lang ha. Kasi ang ano lang naman, requirements lang naman is dapat Pilipino ka. Hindi ka foreigner. Of course Pilipino naman tayo, pinanganak tayo sa Pilipinas. 18 years old pwede ka na. As long as you will be able to pay.
Siyempre, kung 18 years old ka, tapos nagtatrabaho ka na, papasa ka talaga. Papasa ka talaga. And then, ano pa? Meron tayo dyan, no? Na, meron tayong mga NGOs na nagpa-process niyan. Meron tayong mga foundations na ganun din ang ginagawa, tumutulong. Meron din tayong mga local government units. Meron din tayong mga legit na mga mobilizers. Oh. Kaya nga, sabi ko, pwede tayong tumulong. Kikita na tayo, makakatulong pa tayo. Isa pang tanong, meron ba sino naman or nasaan? Yung nga, sinabi ko kanina, may mga may-ari ng lupa na meron na tayong mga contract. May mga nagmamay-ari ng lupa na para bang, kasi ano ngayon eh, may lumabas kasi na video na nagalit si ang mayor po ng Panabo. Tapos kito ganun. Tapos medyo nag-cramming sila gito. Sabi ko, ba't tayo matatakot? Kompleto tayo ng papeles. We have these papers. We have this gito. Legit tayo. Ba't tayo matatakot? Eh, wala naman tayong kung ipapatawag tayo, eh wala naman tayong violation ginagawa. At saka, kasi nagbanta siya doon sa isang, hindi naman, ano, hindi namin kilala, pero sila kakilala kasi taga doon sila. Nagbanta si mayor, sabi ko, gabi. So, may nagkaroon sila ng sabi ko, dapat lang matakot ang mga hindi totoo. Pero tayo na totoo tayo. Kumbaga sa Bisaya pa, dinios ning atoa. It is a very, very, ano. So, what ba tayo matatakot? Legit naman tayo. Meron naman tayong mga karampaan, meron naman tayong mga legitimate na mga papers, mga documents, na eto tayo. Boom, nagbayad tayo sa gobyerno eh. Para magkaroon tayo ng lisensya to process. Ganun. Kaya nga, sabi, nung nabas na narinig ko yung ano, sabi ko, wow, eto na yon, sabi ko. Meron talaga mga ganun. So, ano lang, caution lang, beware. Huwag tayong basta-basta. No? So, kung gusto nyong magtanong, na yung property na pinaprocess natin ngayon, nasa Panabo siya, no? Bandang boundary na, hindi na Panabo eh. Boundary ano na eh. Somewhere in Mangalcal, Tubod, nandyan. Pero napakaganda ng lugar. Sabi ko nga, wow, dito ko ilalagay yung ano ko. Maganda yung lugar. Nagustuhan naman ng iba. Tapos, nakita na namin yung lugar eh. Kaya yun, kung gusto nyong may itatanong kayo sa akin, just text me, no? For the details. Pasensya na kayo, hindi ko pwedeng i-detalya dito kasi ayoko na magkaroon ng kukulayan, no? Hindi naman natin kailangang ibenta dito sa ano eh. Hindi naman yung benta eh. Ano 'yon? Parang encouraging everyone na wala pa. If you wanted to avail, meron tayo, just text me 0926-583-2954, no? Or tawagan niyo ako ha. 0926-583-2954. Yun po yung number ko. Doon nyo ako i-text or i-message nyo ako dito sa ating FB account na sa Messenger na Gilbert Martihe Lopez Catso. So, yun. At nasa proseso na tayo ngayon na kahapon doon tayo sa barangay, anong Lunes, kahapon, pumunta tayo ng barangay sa Tubod at tapos na kasi kami nag-protocol doon, nagpakilala doon sa barangay captain doon sa council. At nag-follow up kami sa mga purok. Kasi sabi nung pagpunta namin sa Maro, may pakiusap sa akin yung Maro. Sabi na, sir, baka naman pwede taga-Tubod na lang yung ano mo or taga-Gayto na lang kasi maraming ano dyan, maraming informal settlers. Sabi ko, yes ma'am, ganun ang gagawin natin. Pero may mga tao talaga kasi na gustong, dito na kami. Yung mga ganun tipo. So wag natin pilitin, no? Yung sa may ano lang, sa may gusto lang. You text me, After the live, and then sige pag bibigyan kita ng, in fact tomorrow meron kaming schedule for orientation sa mga gustong mag-avail. Tas sa taga doon, nakaset na yung schedule ang purok leader doon sa isang purok, nag-gather na siya ng tao. Pupunta ako tomorrow to give an orientation. At saka this week meron tayong schedule this week for the survey of the property. Alam niyo yung mahirap mga kaibigan, tinitignan ko muna kung wala bang utang to sa banko, kung
ano na ba ito? Tawag dito? Disposable na ba talaga ito? Kasi under Chloe yan eh. Tapos nag-usap naman kami ng ano ng Maro. Sabi niya, sir, 3 months na lang. Ilang buwan na, isang buwan na kami nag-usap. So 2 months na lang. So ahabulin ko yan. Before yan mapasakamay ng ano ng may-ari ng lupa. Applyan ko kaagad yan ng ano ng conversion kasi hindi tatanggapin ng Social Housing Finance Corporation yan kung hindi siya residential. Idadaan pa yan siya sa ano, idadaan pa yan siya sa HLURB. Maproseso pa yan, marami pang proseso pero yun nga sabi ko, kaunting ano na lang, kaunting tawag dito, kaunting tiyaga na lang. Basta't gagawin natin. Huwag puro salita. Gawin natin. Kasi, minsan sa puro tayo salita, nakalimutan natin, hindi na natin kayang gawin yung sinasabi natin. As we human, as we are, yes, totoo po yun. May sinasabi tayo minsan na beyond to our capability. So, ganun. So, simple lang, unti-unti natin gagawin. Pag na-process na yan, sana, kasi ako din nangarap din na, I wish din na talaga mabayaran talaga ang may-ari ng lupa. Pagkatapos niya, ipaprocess ang papeles. So, conversion, ang dami ng gito, ganun-ganun. Siyempre, nandun na yung titulo niya, lalabas na. So, papakonvert natin yan, papasurvey natin. This week, nag-i-schedule tayo ng survey, nag-text na nga sa akin yung may-ari. Sabi nung may-ari na saan na, before mag-survey, dadaan sa kanya kasi hindi naman namin alam kung saan yung boundaries doon. So, siya talaga mag-sasama sa amin. Well, ganun mga kapatid, if you are interested, may kung taga Panabo ka or taga Carmen ka, na even taga Davao, kung taga Davao ka, well, kung interesado ka para sa kamag-anak mo, sa mga in-laws mo, or sa mga kapatid mo, na nandun, malapit doon, you can text me. Kasi pagkatapos nito, pagkatapos ng orientation, kung makukumpleto na, isasarado na natin. Kasi ang organization namin, we're composed of 100 eh. So, sumobra na yung members doon namin ilalagay sa kabila. Anyway, magkatabi lang naman. Tapos, so 100 and 100, 200. Plus 100, 300. So, kailangan talaga ng ano, ng mga 350. Pero na-consume na natin yung 250. Mga 100 ano na lang, yun sa kabilang organization na lang na ginagawa natin ngayon. So, ganun po. This is only a partial ano ha, ng ating program, GMC Cafe. Pag-uusapan natin uli, kung paano ba ano, ano ba mga possibilities? Ano ba ang ikaw kung may lupa kayo na may problema din, baka makatulong ako sa inyo. Text me, contact nyo ako, pag-usapan natin para makatulong ako. Kasi ang daming may problema ng lupa na medyo natulungan natin, nagkaroon po ng solusyon. Ganun lang po. So, salamat sa loob ng kalahating oras, 30 minutes ay sinamahan niyo po tayo. Sinamahan niyo ako. No, nag 30 minutes na ba? Okay, yeah. Sinamahan niyo ako na mapag-usapan itong paano magkalupa sa sarili mong bansa. Nakakahiya o hindi nakakahiya, grabe ka naman kung sa sarili mong bansa wala kang lupa. Mas nauna pa yung mga foreigners sa'yo. Di ba? Anyway, foreigner naman, hindi makakaroon ng ano eh. They are allowed to own, but syempre, part Pinoy talaga yan. Pero mas maganda kung ikaw, lalo na tayong mga tinatawag na nasa ano, nasa tinatawag na poor level of the society, dapat tayo ay meron. Kahit man lang 100 square meter na lupa. Mga kapatid, it's your time. Sa kapatid mo, sa kakilala mo, share this video. Sayang, share this video, pag-usapan natin para matulungan natin. Kasi pagkatapos ng survey natin, makikita na yung subdivision plan, mag-aano na yan. So, kung may kakilala ka, just refer it. I-send mo sa akin yung ano number or send mo sa ano, usap tayo. Basta tomorrow, yung mga taga ano, yung mga nakarinig sa ano ngayon, alas 9 tayo bukas ng umaga sa ating meeting place at magkita-kita tayo doon for our orientation. So, yun lang po. Allow me to bless each and everyone. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will give you peace. The peace and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Yun lang po mga kaibigan. Salamat po at magkita-kita po tayo muli. Shalom po sa lahat. God bless you.